Hello mga kabugsay, magandang araw po sa inyong lahat at Happy New Year po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana okay lang po kayo sa Pasko, sa darating na bagong taon. At sana ang bagong taon natin ay magiging free na ng virus. So, bago po natin ipagpatuloy ang lahat, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman po pwedeng i-subscribe nyo na po ako para mas updated po kayo sa mga videong aking i-upload. Wala po tayong ganap sa garden dahil dito sa akin ay winter. So, dito muna tayo mag-garden sa aking kusina, mga kabugsay. So, ako po'y nagbabalik sa himpapawid ng inyong screen. At bago ang lahat, ayan, binabati ko na kayo ng manigong bagong taon. At sana, this 2021 ay magiging prosperous ang ating 2021 at mawawala na po ang mga virus na nakapaligid sa ating mundo. Okay, mga kabugsay? Tayo ng cheesecake. So, ang kakailanganin natin sa paggawa ng cheesecake ay biscuit, no? Ang gamit ko po ay Marie or Maria biscuit. Yung biscuit po na pambata, yun ang gagamitin natin. At butter. Kung wala kayong butter, pwede rin yung margarine. Kung walang margarine, pwede na rin po yung mantika. O kahit anong klase ng oil. Huwag lang yung oil ng motor ha. Please, mamamatay tayo doon. Okay, pagkatapos, ano pang gagawin natin? Didikdikin lang po natin katulad nito. So, kung wala kayong ganito, pwede na yung papel o kahit anong bagay na pwedeng pandikdik. So, ito siya. At yan, dikdikin lang natin ng pino kasi maliit lang naman ang gagawin nating cheesecake. Ang unang gagawin natin ay base ng ating cheesecake. So, dikdikin lang natin yung ating biscuit. Ayan. Okay, tapos na po siya. Ngayon, kailangan natin ng butter. So, tapos yan. Ito na yung ating base. Yan. Lalagyan lang natin ng butter. Okay, ngayon, imimix natin yung butter sa ating, ayan na po yung butter natin, imimix lang natin yung butter sa ating brown biscuit. Hanggang sa ito ay kumapit. Pagkatapos po natin na magawa yung ating base ng ating cheesecake, ang gagawin natin ay lalagay natin siya sa freezer. So, lalagay nyo siya sa freezer para yung base nyo ay tumigas. Hindi po siya mababasag. Yan. Okay, ito na po yung finish natin na base. Ngayon, lalagay po natin siya sa ating pan. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng kristal kasi hindi naman natin siya ipo-frost, i-o-oven mga kabugsay. Iba po yung cheesecake na ino-oven. Ito po ay sa freezer natin siya or sa refrigerator natin siya ilalagay after na tayo ay makapaghalok na. Okay? So, dahil ako lang mag-isa, ganito lang kalaki ang ating ginawa. Maliit lang talaga siya mga kabugsay. So, patigasin lang natin itong ating base ng 10 to 15 minutes sa freezer. Okay. So, this is it mga kabugsay, yung ating base ng ating cheesecake. So, ilalagay na po natin siya sa freezer ng 10 to 15 minutes para po maging intact yung butter ulit. So, okay mga kabugsay, see you a bit. Okay, now, sa atin namang toppings, paano natin gagawin ang ating cheesecake? So, kakailanganan na natin ng 20 ml na tubig. Then, 1 teaspoon ng gelatin or plain lang po na gelatin. Plain gelatin. At 200 grams na cheese. At 2 kutsara or 2 tablespoon ng asukar. Okay. So, saan natin ihahalo? Imi-blend po natin ito mga kabugsay. Pero dahil wala akong blender, yung gagawin ko ay yung hand blender. Yung isang klase ng blender.
na hindi katulad yung may ano siya pitcher. Yung siya ay manual na ginaganon. Okay, mga kabugsay? So, ihahalo lang po natin ito siya. Pero bagong lahat, iluluto po muna natin ang gelatin. Yan po, ihahalo po natin siya ngayon sa ating pinakulong tubig. Yan. So, halo lang natin. At kailangan natin siyang i-stir. Yan, stir nyo lang hanggang siya ay masunaw. So, yan lang siya mga kabugsay. Ihalo lang natin siya ng ihalo. Para siya ay matunaw. Ngayon, nilagay na po natin yung ating cheese dito at hinalo na po natin yung ating asukal. Okay? Yan. So, yung asukal mga kabugsay, depende po sa inyo kung kayo ay matamis, pwede nyo pong dagdagan. Yan. Ngayon, i-blend na po natin siya. Dapat mga kabugsay, meron po ito siyang cream, pero wala po tayong cream, so pure cheese na lang po ang gagamitin natin. Ngayon, ihahalo natin ang ating gelatin. So, ito na po yung ating gelatin, mga kabugsay, ihalo na po natin. Na po natin siyang ihalo. Kailangan lang po siyang magiging consistent. Yan. Okay. So, yan na po ang ating cheese. Na-blend na po natin siya. So, ngayon ilalagay na natin siya sa ating base. No? Sa ating base. Okay, mga kabugsay. Matigas na po yung ating base. Ayan, matigas na po siya. Ngayon, ihahalo na po natin ang ating mix na cheese. So mga kabugsay, pag wala po kayong whip or cream, pwede po ang pineapple. I-blend nyo lang po yung pineapple, kukunin nyo lang po yung juice. So para magkaroon kayo ng cheesecake with pineapple flavor. Okay, so ito na po, tapos na po tayo. Ito na po yung ating gawa na cheesecake. So pag siya ay settled na, lalagyan natin siya ng strawberry jam. So, depende po yan sa inyo. Gusto nyo ng blueberry jam or whatever jam you want, you can put it on top of your cheese. Now, ito na ang ating cheesecake na ginawa. So, here we go. Nilagyan na natin siya ng strawberry jam. So, let's go mga kabugsay. O, diba? Simple lang. Ganyan lang kakapal yung ating base. Alright. So, this is our cheesecake, and it's a success, mga kabugsay. Okay, so happy eating! Let's go! Kung ikaw po ay hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po ng ating YouTube channel, paki-like and share, at paki-pindot na rin po ng bell button dyan na inyong makikita para po updated po kayo sa mga susunod ko pong videong i-upload. So marami pong salamat sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod na nagbabalik at umaalis sa inyo pong himpapawid na sleep. Kabugsay dyan. Manigong bagong taon. Love you all!